Dahil sa nabigong pangakong ito ay nagkaroon ng pag-aalsang nabuo ang dalawang samahan na United Lumisita Workers at Central Azucarera de Tarlac Labor Union na ang kanilang layunin ay ipaglaban ng kanilang karapatan sa lupain bilang pagtupad sa pangako na 10 taon na nakalipas. Noong panahon ni... Tama naman mga utol, no? Kaya naman, excuse me, mayroon naman pala talaga silang hinahabol, no? Na mapunta sa kanila yung karapatan na pag-arian o mahatian ang kanilang lupang sinasaka. Ganun eh, no? Ano eh, parang ordinaryong nangyayari yan talaga sa Pilipinas kasi, no? Yung pagsisikil sa mga mahihina at mahihirap ng mga, di ba? Parang paulit-ulit lang eh, no? Tuloy na natin, ha? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang susunod nating featured video ay mula kay JP Amazing Stories na channel. Okay, subscribe niyo yan mga utol. Ang katotohanan sa likod ng Hacienda Lumisita Massacre. Okay, noong 2004 kung natatandaan niyo pa mga utol ay nagkaroon ng malawakang kilos protesta o pagwiwelga ang mga magsasaka ng Hacienda Lumisita at nauwi ito sa hindi magandang resulta dahil nagkaroon ng 14 na mga magsasaka ay namatay o nasawi sa nasabing welga na ito. So alamin na natin ang dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng kilos protesta o bakit nag-alsa ang mga magsasaka ng Hacienda Lumisita. Ito pong Hacienda Lumisita sa mga hindi nakakaalam ay nasa bahagi ng Tarlac. Okay, at pag-aari ito ng pamilya Cuangco. Okay, alamin na natin ang katotohanan sa likod ng Hacienda Lumisita Massacre at kung bakit sila nagwelga na nauwi sa pagkasawi ng 14 na magsasaka. Game na. At ito ang Hacienda Lumisita. Ito ay pagmamay-ari ng isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa buong Pilipinas. Ito ay ang pamilya Cuangco. Sa videong ito ay tutunghayan natin ang tunay na kwento sa likod ng Hacienda Massacre at kung ano nga ba talaga ang mahabang kasaysayan na bumalot sa lupain na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. O, subscribe nyo mga utol ang JP Amazing Stories. Ganda ng intro niya. Ang Hacienda Lumisita ay matatagpuan sa probinsya ng Tarlac. Tinuturing ito na isa sa pinakamalaking sakahan sa ating bansa. Binubuo ito ng 6,453 hectares na sugar plantation at isa ito sa pinakamalaking supplier ng asukal sa ating bansa. Noong 1780, sa panahon ng Kastila, ang Hacienda Lumisita ay nasa ilalim na Kumpanya General de Tabacos de Filipinas. Ang mga Espanyol ang nagmamay-ari nito. Alam naman natin na karamihan sa mga Pilipino ay mahilig sa tabako at sigarilyo. Kaya nagkaroon ng pamahalaan ng Espanya ng otoridad na magtayo ng malaking sakahan ng tabako sa lupaing ito. Pero ang masakit dito, ang maaari lamang magtanim at magtinda ay mga Espanyol lamang. Okay, noong panahon pala ng mga Espanyol, ito'y ano no, taniman ng tabako, mga utol. Ngayon ko lang rin nalaman, tuloy na natin. Makalipas ang 100 taon, sa pamumuno ni Antonio Lopez, ay napasakamay nila at ng mga Pilipino ang malaking lupain at pinangalanan nila itong Tabacalera. Noong 1900, sa panahon na digmaang Amerikano at Espanyol, sa pagpasok ng mga Amerikano sa ating bansa, tinangkilik nito ang mga asukal na nagmula sa Hacienda Lumisita. Ang Hacienda Lumisita ang nagsupply ng halos 20% ng pangangailangang asukal ng mga Amerikano mula 1898 hanggang 1940. At dahil dito, mas binigyan pansin at prioridad ng Tabacalera ang pagtatanim ng tubo para makagawa ng maraming asukal. Sa madaling sabi, iniwan nila ang pagtatanim ng tabako at nag-focus na lang sila sa pagsusupply ng asukal.
Okay, from tobacco farming, napunta sa sugarcane para mag-focus na sa asukal, makautol sa tubo. Okay, tuloy na natin. Nanangkalaunan, ang tabakalera ang isa sa naging pinakamalaking supplier ng asukal sa buong mundo. Tinatayang nakakapag-produce sila ng halos 120,000 na tonelada ng asukal kada taon. Okay. Noong 1940, panahon ng pananakop ng mga Hapon at sa pakikidigma ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Hapon, ay dito sila nagtatag at nagbuo ng samahang hukbalahap o hukbong bayan laban sa mga Hapon. Sila ay mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Dahil sa problema na idulot ng digmaan, napilitan ng pamahalaan ng Espanya na ibenta ang buong tabakalera kasama pa ibang mga lupain ng Hacienda Luisita. Nagpatuloy pa rin ang produksyon ng asukal dahil isa itong Japanese policy na huwag hadlangan ang mga pangunahing produkto katulad ng asukal at bigas. Ibig sabihin, nung panahon ng pananakop ng mga Hapon, mga utol, nung World War II, patuloy pa rin itong gumagana. Okay, itong taniman ng tubo. Para dahil nga ayon sa mga sa Japanese policy hindi nila hinahadlangan ang mga pangunahing pangangailangan katulad ng bigas at asukal. So dire-diretso ito, hindi ito nahinto ng dahil lamang sa World War II o pananakop ng mga Hapon sa atin noong 1940s. Okay? Tuloy na natin ha. Noong taong 1957, ang mga nagmamay-ari ng tabakalera ay naisipan na lamang ibenta ang Hacienda Luisita, pati na rin ang sugar mill nito. Okay. Kaya nila binenta ito dahil sa problemang dinudulot ng mga hukbalahap sa Hacienda Luisita. Okay, kasi mga panahon na yun, mga utol, kahit tapos na yung gera sa mga Hapon ay hindi pa tumitigil o hindi pa sumusuko yung ilang sangay ng hukbalahap. Okay? So yun, nagkaroon pa yan ng problema. So nai-feature ko na yata yan. Ewan ko kung nai-feature ko na. Pero naaalala ko itong mga pangyayari na ito na nabasa ko na itong mga pangyayari na ito na noong mga panahon na yan, hindi pa rin sumusuko. Tapos na yung gera, hindi pa rin sumusuko ang mga ilan. Ang ilan, hindi ang lahat. Ang ilan sa mga hukbalahap. So, dyan pala sila nanatili sa bahagi na yan ng Tarlac. Okay, tuloy na natin. Ibebenta ito sana sa pamilya Lopez. Pero pinigilan ito ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Dahil sabi niya, ang pamilya Lopez ay lalo nagiging makapangyari ang pamilya. Okay. Dahil sila ang nagmamay-ari ng Meralco, ABS-CBN, The Manila Chronicles, Negros Navigation at madami pang agricultural holdings. So dapat ay sa pamilyang Lopez, okay? Para malinaw mga utol, yung Lopez may-ari nila ang ABS-CBN, ang Meralco. Itong Negros Navigation, ngayon ko lang nalaman, yung The Manila Chronicle, wala na yata ito. Okay, tuloy na natin ha. Si Ninoy Aquino na kanang kamay ni Magsaysay ay nakiusap at nakonbinsin niya ang dating Pangulong Ramon Magsaysay na ibenta ang lupain sa yumaong si Jose Cuanco Sr. na ama ng kanyang asawa na si Corazon Cuanco Aquino. Ang pera na pinambili sa naturang lupain ay perang galing sa pautang ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng GSIS. Sa likod ng pagbili ng lupain ito ay ang kasunduan sa pamamagitan ni Ramon Magsaysay at ng pamilya Cuanco. Ayon sa kasunduan, pagkatapos ng 10 taon ay ibibigay at ipamamahagi ang lupain ito sa mga magsasaka. Matapos mapagkasunduan ang naturang kondisyon, isang malagim na aksidente ang sinapit ng dating Pangulong Ramon Magsaysay noong taong 1957. Makalipas ang 10 taon noong 1967 kung saan nagtapos ang 10 taon na kasunduan sa pagitan ni Ramon Magsaysay at ng pamilya Cuanco. Ang mga Cuanco ay hindi tumupad sa kasunduan. Walang lupain ang naipamahagi sa mga magsasaka. Okay mga utol, ngayon lumilinaw na sa akin. So, 1957 ay nabili nila ang lupain ng Hacienda Luisita dahil sa kasunduan din. Okay, mula sa Pangulo, dahil sa kasunduan din na ibabahagi nila ito pagkatapos ng 10 taon sa mga magsasaka doon. Ngunit namatay nga ang ating dating Pangulo na si Magsaysay. Tapos, noong 1967, kung saan dapat magte-take effect na yung kontrata na ipapamahagi sa mga magsasaka, yung lupain ay hindi tumupad ang pamilya Cuanco. So ito na yung ugat ng lahat ng yan, malamang mga utol kung bakit nagkaroon ng pag-aaklas. Pero grabe, ang laki niyan mga utol. Ang Hacienda Luisita tinatayang nasa
6,000 hectares. Ang 6,000 hektarya. Ang isang hektarya po, 6,000 hektarya mahigit. Ang isang hektarya po ay 10,000 square meter. Okay? So, sobrang laki niyan, mga utol. Tuloy na natin. Dahil sa nabigong pangakong ito, ay nagkaroon ng pag-aalsang nabuo ang dalawang samahan na United Lucita Workers at Central Azucarera de Tarlac Labor Union, na ang kanilang layunin ay ipaglaban ng kanilang karapatan sa lupain bilang pagtupad sa pangako na 10 taon na nakalipas. Noong panahon ni... Tama naman, mga utol, no? Kaya naman, excuse me, mayroon naman pala talaga silang hinahabol, no? Na mapunta sa kanila yung karapatan na pag-arian o mahatian ang kanilang lupang sinasaka. Ganun eh, no? Ano eh, parang ordinaryong nangyayari yan talaga sa Pilipinas kasi, no? Yung pagsisikil sa mga mahihina at mahihirap ng mga, di ba? Parang paulit-ulit lang eh, no? Tuloy na natin, ha? Okay. Etong lahat na maririnig nyo dito, eh, hindi ko kinukumpirma at hindi ko rin dinideny. Okay? Bahala kayo. Pero ako'y naniniwala sa mga sinasabi ng ating narrator. At siya, binasa ko muna ito bago ko panoorin. Binasa ko muna yung hinggil dito. Ito yung mga nasusulat naman, mga utol. Pati yung kasunduan na ito mula kay Magsaysay. Dating Pangulong Ferdinand Marcos, nagdesisyon siya na magsumiti ng kaso laban sa mga kuwangko dahil sa kasunduan hindi tinupad ng mga ito. May ilang kritiko ni Marcos na nagsabi na ito ay isa sa kanyang mahakbang at aksyon laban sa mga Aquino. Subalit para sa mga magsasaka, ang pagkilos ni Pangulong Marcos ay maituturing na biyaya para sa kanila. Noong taong 1986, patuloy na pinaglaban ni Pangulong Marcos ang lupain para sa mga magsasaka. Isipin mo, pati si Marcos pala ay pinaglaban yung karapatan nila ng mga magsasaka doon para mapunta sa kanila yung mga lupang dapat naman ay kanila. Grabe, no? Tuloy na natin, ha, para malaman natin kung ano pang nangyari. Kung ano nangyari dito, sana may katapusan. Kaya ipinag-utos nito sa Regional Trial Court na ibalik ang lupaing Hacienda Lucita sa pamahalaan ng Pilipinas para may pamahagi ng tama at pantay-pantay sa mga magsasaka. Tama. Subalit hindi ito nagustuhan ng mga kuwangko. Ayon sa kanila, masyado silang hinaharas si Pangulong Marcos na isuko ang Hacienda Lucita. Sa bisa ng People Power Revolution at sa pagpapatalsik sa pamahalaang Marcos, naging kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas si Corazon Cuanco Aquino, na anak na may-ari ng Hacienda Lucita. So malamang sa malamang, 'di ba? Alam niyo na 'yung kasunod dahil presidente na 'yung anak eh. Alam niyo na, tuloy na natin. Nasura nito ang kaso at nagsumiti ng batas ang dating Pangulong Corazon Aquino ng Comprehensive Agrarian Reform Program o ang tinatawag na CARP, na kung saan ang lahat ng sakahan at bukirin sa Pilipinas, pribado man o pangpubliko, ay ibibigay sa mga magsasaka. Subalit iba ang naging usapin pagdating sa Hacienda Lucita. Marami ang nagtataka dahil ang ipinatupad dito ay ang Stock Distribution Option o ang tinatawag ni SDO, na kung saan imbis na lupain ang bibigay ay sasweldohan o babayaran na lamang ang mga magsasaka magtatrabaho dito. Grabe. Dahil sa bagong reforma na ipinatupad ni dating Pangulong Corazon Aquino, walang nagawa ang mga magsasaka na bawiin at kunin ang lupain na ipinangako na mapasakan nila. Sa panahong iyon, kumikita lamang ang mga magsasaka ng 9 piso at 50 sentimo kada linggo. Aray. At isang beses lamang na maari sila magtrabaho. Noong November 6, 2004, naubos na ang pasensya ng mga magsasaka sa pang-aabuso at pang-aalipin ng mga kuwangko. Kaya bumuo sila ng grupo para ipaglaban ang lupain na dapat ay para sa kanila. Tama. Nag-utos ang Labor Secretary na si Patricia Santo Tomas na magpadala ng mga sundalo at kapulisan upang pigilan ang pag-aalsa ng mga grupo ng mga magsasaka. Walang awa nilang pinaulanan ng bala at tear gas ang mga magsasaka, na ang tanging hangad lamang nila noon ay mapasaka nila ang lupang ipinangako na ipinagkait ng iisang pamilya. Dahil sa pangyayaring iyon, 123 ang naaresto, 121 sugatan, habang 14 naman ang nasawi. Ngayon, alam na natin, mga utol, ang dahilan ng pag-aaklas na mga magsasaka sa Hacienda Lucita, na sila ay ginagawa lamang bilang maliliit na mga tao, ay kinukuha lamang yung karapatang ipinagkakait sa kanila. Ngunit,
Gaya nga na normal o ordinaryo nangyayari dito sa Pilipinas, kapag malalaking tao ang inyong kalaban, eh nauuwi sa inyong kasawian. Yung mga maliliit, eh lalong nagigipit. Diba? At ang mga nananalo, nagwawagi sa mga kasong kagaya nito, eh yung malalaking tao lamang. Yan yung ano, ganyan ka ano yung hustisya dito sa atin. Ganyan ka, ano ba sasabihin yan? Bahala na kayo, gusto ko malaman ang inyong komento hinggil dito. Pakilagay ang inyong opinion o kuro-kuro dito sa comment box o comment section. Mga utol, tuloy na natin ha. Pagkalipas ng isang buwan, isang nagngangalang Marcelito Beltran na dapat sana ititistigo sa mga nangyari upang mabigyan ng hustisya ang mga kapwa niya magsasaka, ay pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang tahanan. Kinasuhan ang lahat ng pulis at mga sundalo na sangkot sa naturang kaguluhan. Subalit ibinasura ito ng ombudsman noong 2010. Noong 2014, dahil sa paghahanap pa rin ng hustisya ng pamilya ng mga naging biktima, muli nilang pinabuksan ng kasong binansagan nilang Hacienda Luisita Massacre. Paano nila pa kahit pabuksan nila yan? O, naalala ko ito mga utol noong 2014. Paano nila pabubuksan? Eh nung panahon na yun, ang pangulo nito ay si Noynoy Aquino. Oh, naapo ng may-ari ng Hacienda Luisita. O ng hindi na may-ari, 'di ba? Dapat ano eh, dapat nga sa mga magsasaka na yung bahag, yung ano na yan eh, yung mga lupain na nandiyan eh. 'Di ba? Tuloy na natin ha. Subalit matatandaan natin, noong 2014, ang Pilipinas ay nasa grabe ilalim ng pamumuno ng isang kuwangko. Grabe. At ito ay si Noynoy Aquino. Kaya't muli na namang ibinasura ang kaso. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin natatanggap na ostisya ang mga naiwang kaanak ng mga biktima. Subalit sa ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, na ibigay niya mahigit sa 4,000 hektarya mula sa 6,000 hektaryang lupain ng Hacienda Luisita. Yun, mabuti na lamang mga utol, no? Yung 4,000 mula sa 6,000 hektarya, yung 4,000 ay naipamahagi na o naibigay na sa rightful owners, which is yung mga magsasaka. Oh, dahil yan kay Presidente Rodrigo Duterte. Mabuti naman. Diba? Grabe, no? Ganun kagahaman, no? Nangako ka after 10 years, ipapamahagi mo yung lupa na yon na hindi naman talaga iyo. Pamahagi mo sa mga dapat, yung mga nagsasaka, no? Sila kasi yung nagsasaka o talagang nag-ano ng mga lupain na yon, no? So, ganun kasi parang nung panahon ni Marcos, may yung CARP nga. Yung tinatawag na CARP. Yun na yun, yung agrarian reform, no? Pag matagal mo nang sinasaka yung lupa, may chance na mapasa iyo itong lupain na ito. Okay? Meron talagang programang ganun ang gobyerno dati pa. Tuloy na natin ha? At ito ay naibigay diretso sa mga magsasaka. Ang iba naman ay tinayuan ng mga building at kalsada na malaking pakinabang sa mga magsasaka. Bagamat unti-unti na nabibigyang karapatan ang mga magsasaka, hindi pa rin malilimutan ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga pamilya ng mga biktima, ang sugat at hinagpis na kanila naranasan sa Hacienda Luisita. Pero ang kagandahan nito, pinaglaban nila. Hindi talaga sila tumigil. No? Pinaglaban talaga nila yung kanilang karapatan. So darating at darating naman ang pagkakataon o panahon na aayon naman sa inyo talaga ang tadhana kapag kayo yung nasa tama. Okay? Ganun yun. May darating na taong magtatanggol dyan. May darating ang tamang pagkakataon na mababasa inyo kung ano yung dapat ay sa inyo. Yun lang yun, di ba? Pero na maganda pa rin ang ending, ngunit, di ba? Naging madugo nga ito. Kaya kawawa yung mga biktima noon na wala namang ibang hinangad kundi yung kanilang karapatan. Okay, mga utol, hanggang doon lang muna. Pero bago tayo matapos, gusto kong magpasalamat kay JP Amazing Stories. And gusto kong malaman ang inyong mga komento o opinion hinggil sa paksang ito sa Hacienda Luisita. Paki-comment na lang pero iwasan po nating magtalo-talo. Magbigay lang tayo ng ating mga insights pero wag na tayong
makipagtalo. Wala rin man tayo mapapala. Anyway, muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga utol, sa walang sawa niyong pagsuporta. Tayo magpapatuloy. Kayo mag-iingat palagi. Keep safe, mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.